kwento session. Ang karanasan ko sa magkukulam na gumagamit ng tagabulag. Expose. Yeshua Masiya, nandito po tayo sa bagong ano natin, bagong pakulo na ang pamagat ay kwento session. Dito ko ikukwento ang aking mga karanasan sa sarili kong mga bagay, sa lihim na karanungan, sa espiritual. Ikukwento ko dito yung mga na-experience ko sa mga espiritu, sa mga kukulam, sa aswang at iba pa. So abangan po natin ang mga next na ikwento ko at itatampok sa kwento session. Ito po si Master SC. Magandang umaga, magandang hali, nabubulol po po ako. Magandang hapon at magandang gabi sa inyo. Ang ikwento ko po ngayon ay ang mga kukulam na gumagamit ng tagabulag. At ito ay aking napatay. So, umpisa na natin. Let's go! Nung ako'y baguhan pa lamang sa spiritual, siguro last year. Kasi, nag-umpisa ako spiritual last year. So, ang spiritual journey ko ngayon ay 1 year and 6 months. So, naranasan ko to nung nag-aral ako sa lihim na karunungan, mga 2 buwan nakalipas. So, ito yung una kong ginamot na pinakombate ko. Ang alam ko lang dito na orasyon, mga kamaestro, ay yung Satura Reputin na ito. Pero, tas, yun lang. So, ayun yung panawag ko, yun yung panira ko. Nagbakasyon ako nito doon sa Cavite. Nasa Pampanga kasi ako ngayon at nagbakasyon ako sa Cavite. At nung kinaumagahan, nagising ako at may nakaramdam ako ng parang kakaiba na parang bumukas yung third eye ko. Nakita ko na parang may nagmamasid o parang may tumitirada sa buong bayan o doon sa buong bayan at naisip ko at na-instinct ko na meron ditong mangkukulam na gumagawa ng kalokohan. So pagdating ng ano, nanda akong alas 6, so magtatakis silim na, ay nakita ko na may nakita ako na misteryosong matanda, magkukulam na anyo sa matanda na naglalakad na hindi napapansin ng mga normal na tao, na normal na mata. At nakita ko siya na binubulungan niya ang bawat mga tao na nadadaanan niya ng orasyon, siguro yon na itim para magkasakit. Nung palapit na siya ay hindi muna ako nagpahalata at nakita ko na binulungan niya yung kapitbahay ng ate ko. At nung nabulungan niya na yung kapitbahay ng ate ko ay binulungan din ng ate ko, ay dun na ako umaksyon. So nakita ko na binulungan niya rin ng orasyon. Ang ginawa ko ay nagsatur ako at inano ko sa hangin pa direksyon sa kanya, at siya ay nasaktan at nagulat siya at nabigla siya na siya ay gumagamit ng tagabulag. Ay nakita ko siya at nung pansin niya yon ay dali-dali siyang umatras at umalis na nagmamadali habang hawak-hawak ang tiyan niya na namimilipit. At natinyan ko ay nagsasatuloy pa din ito, pero tas ako at nagpupu ako, pu ay nakita ko siya na bumagsak at napahiga doon sa Escanita. At pagkaraan ng 30 seconds pagkaidlap, pagkurap ko ay bigla siyang nawala. So mga kamaestro, itong karanasan na to ay totoo at pawang hindi imbento. Nung magdada akong alas 8 na ay napagpasyaan ko na nagamutin yung kapatid ko na binulungan ng orasyon, kasi may duda ako na ginagawan to o kinukulam. Kaya tinanong ko ang ate ko, na sabi ko, ate,
na nahihirapan ka bang umingha? Para kang nababaliw. Ang sabi ng ate ko ay oo raw. So pumunta ako sa bahay nila. Sabi ko, te, punta tayo sa bahay nyo. Sa pinag-upahan mong pinagre-rentahan mo na bahay, gagamutin kita doon. Spiritual healer na ako ngayon. So yung ate ko ay walang dalawang isip na nagpagamot sa akin at pinagpantay ko ang daliri niya at nakita ko na mahaba ang kaliwa. So nakumpirma ko na tao ang gumagawa. So ang ginawa ko ay nanampalataya ako sa Diyos. Ganito ang panawag ko dati. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may lalang na langit at lupa, Diyos Amang, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Tinatawag ko, nagpapasakit dito sa man naroon mula sa apat ng sulok ng mundo, sa Torrepo, Tinutupera, tas mabawabim at isang pitik hipan sa puyo ay biglang lumabas ang mangkukulam na pasabi ko na ayun po yung unang pagpapasabi ko last year and half months. So ang ginawa ko ay kinumbate ko, ang sabi ko, sa Torah repute na to, pero tas mamimilitrit ka. Puh! Ganon, sinabi ko, yun, namilipit siya. Tapos ang ginawa, umaaray siya. Habang umaaray siya, ay kumuha ko ng tubig at binindisyonan ko. Ang pagbindisyon ko na ginamit doon ay in a manifati et spiritu, spiritu sancti sa Torah repute na to, pero tas at inihip ko sa tubig. Pag-iib ko sa tubig ay ang ginawa ko, tinanong ko siya, bakit mo pinapahirapan yung ate ko? At ang sabi niya, wala ka nang pakialam doon. Lumayas ka dito. Ikaw lang ang nakakita sa akin dito. Ang tagal ko na dito na nagahari, nagre-reina, sabi niya sa akin. So ang ginawa ko ay yung binindisyon ng tubig ay winisik ko sa kanya. Winisik ko sa katawan ng ate ko na napasabi ko mangkukulam. At siya'y umaaray. Tapos sabi ko, humingi ka ng tawad sa Diyos. Hindi siya humingi ng tawad nung una. Pero nasasaktan na siya, nalulusaw siya. Sabi niya sa akin, nalulusaw ako, tigilan mo na ako. So, hindi pa ako marunong magpako niyon, mga kamaestro. So, ang ginawa ko, binisigan ko lang. Tapos sabi niya, hihingi na rin siya ng tawad sa Diyos. At sinabi ko, sabayan mo ako ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Humingi on tawad at ginagaya niya yun. Habang ginagaya niya yun, ay isang bigla after 5 seconds ay bigla na nang wala, nawala na siya. So bigla siya nang naglahaw at nagbalik na sa ulirat yung ate ko. Tapos yung ate ko, pinagpantay ko yung daliri niya, ay pantay na. So magaling na ang ate ko. So ate, gumaling ba ang paramdam mo? Gumaan ba? At ang sabi ng ate ko ay gumaan. So ang tips ko lang mga kamaestro, kung nakita nyo ay nabanggit ko na sa Torah repotinatus lang ang gamit ko at kulang ako sa orasyon, ngunit napagtukumpayan ko ang mission na yon, ay ang sekreto po kasi dun mga kamaestro ay ang pananampalataya, ang pananalig ay 100%. So kahit na mahihina lang orasyon na gamit mo ay susi lang, ay kaya mong talunin ang masama, ang kampon ng kasamaan. So paano kung nga ba nakita ang tagabulag o ba't ko nabutasan ang gamit na tagabulag na magkukulam? So ang ginawa ko nyon ay nagpo-poder na ako. Ang gamit kong poder nyon mga kamaestro ay ang poder ng credo. At yung poder, yung aklat ng poder, yun napulot ko lang sa Google. So sa simpleng paraan mga kamaestro, na pulot ko lang sa Google ay nakatulong na ako sa kapwa. Simula noon ay pinag-igiyan ko at naging excited ako at naging parang nabuhay yung dugo ko na parang gusto ko itong ginagawa ko, parang dito ako, parang ito yung gusto ko, hinahanap ko to, ito yung gusto ng kaluluwa ko, ito yung gusto ng puso ko. So simula noon ay nag-aral na ako, hanggang sa marami na akong pasapi at napapagamot. So mga maestro, ito lang po ang ikikwento ko ngayon sa aking kwento session. Sana kapulutan natin ng leksyon o tips ang munting kwento ko ngayong madaling araw na to. Gumawa ko nito madaling araw at naisip ko na bakit kaya hindi ako gumawa ng mag-edit ng video na tungkol sa experience ko sa spiritual. So naisip ko to ngayon, kaya
So, yeah, abangan natin yung next kong ikwento. Marami akong ikwento sa haba-haba pa naman na 100 tuloy. Na 1 year and 6 months ay marami akong na-experience. So, hintay lang kayo sa mga next kong i-share sa inyo na mga kwento. Sana nagustuhan nyo ang kwento ko. Na kahit na pangit akong magkwento, ay sana nagustuhan nyo at mag-i-improve pa ako sa kanyan. Para lang yan sa pagtatanim, kapag namunga, masarap pakinggan ang kwento. So, pagpasensya nyo na po ang kwento ko ngayon. Medyo pangit magkwento at mag-deliver. Peace!